Hello guys, good afternoon. Ngayon ako nagising and then nag-shower kagad. And today kasi is Friday, so I have to do something. Kasi day off, diba? I don't know if I'm gonna watch a movie or I'm gonna attend yung isang parang recognition day ng isang insurance company, or shall I just go tonight for a food vlog? Una talaga akala ko, ano siya, alam niyo yung lumboy? Diba duhat? Pero it's not. Actually, grape siya. Okay guys, it's almost 4 p.m. and I'm still drinking my coffee. Natamad akong umalis. So, for a while, I am watching Pinas Music Zone. They are visiting Rise Me Up in Burjuman. So these are Bea and what's this? DJ John Luna. Okay, so nakakatuwa no that Philippine community is too small. Na di ba parang iisang mundo lang talaga iniikutan namin lahat dito. But anyway, kinukontak ko kasi si Zag of IMG. I'm still waiting for his confirmation if hindi ko kasi alam kung natuloy ba yung event nila today or not. Kasi I'm supposed to be there to cover sana yung recognition nila and all. But ito. Zag! Scene zone! Well, I don't know kasi kung pupunta ako dun or not. So guys, ito. I'm ready na lumabas. So now, ang daming na-cancel. Ang daming walang, what is this, response. So today, I'm deciding to go to my favorite restaurant dito po sa Horlands. Ayan, of course, we will be visiting guys, Ihawan Restaurant. Kakausapin natin yung may-ari doon. Then let's check out ano yung bago sa Ihawan Restaurant ngayon. Na one of the most favorite, popular Filipino restaurant dito sa UAE. Bago umalis ng bahay, of course, I check Facebook muna. And it seems like everybody are so busy, parang ang dami nilang inattendan ng mga events. Ako, wala. Ano feeling ko? I feel like I'm so useless. Papasok muna tayo sa Brands for Less to check kung ano yung pwede kong mabili. If you've seen guys the Filipino Times newspaper, nandun ako sa yung mga reasons kung bakit mas nakakapagtipid ang mga OFW. Ako, one of my secret is I don't buy yung mga hindi branded na mga clothes. Pero kasi ako, may technique ako kung bakit mura pa rin yung budget ko kahit branded yung mga suot ko. Kasi we have here, of course, Brands for Less. Ito yun. Malapit lang siya sa bahay. Kaya pasok sa budget ko lahat. Alright, so I got my things guys from from Brands for Less. So I got the shoes. I have Ralph Lauren shirt, polo shirt. Actually, this is 97 dirhams only. Okay, so we will turn right. Okay. And we will go to Ihawan Restaurant. So
this is the landmark if you're planning to go to Ihawan Restaurant, United Hyper Market. You're very famous. 24 Yeah, so just go straight and then on that's on the left side. We found na guys the Ihawan Restaurant here in Horlands. So papasok tayo doon. Wow. I miss this place. Hello. Open the door. Hello. Ay, walang tao? Wala pa. Kumusta ka na? Grabe ang kinis ng skin. Grabe ka. Uy, I like this. Pero sana walang tuko. May tuko? Bakit may tuko? Kaya ayoko lumapit dito. May tuko. Anyway, ito guys yung The Filipino Times newspaper na sinasabi ko na kasama ko. Let's look for that page. Ayun. So nandiyan ang lolo niyo. Oh. Okay. So for delivery niyo to, no? Delivery. So ano yan, puro pancit? Alumpia. Lumpiang toge. Do you think my birthday siguro? For delivery guys, you can call 04-269-2599. Wow. Ano to, suka? Grabe nang paka-special ng mga sauce nyo, no? Okay, so ayun na, pinick up na yung kanilang lumpia. Okay, hello guys! Good evening! Inabot na po ako ng gabi dito. Kasi nga, we have a very nice topic ni Madam Aslin. Siya po yung owner po ng Ihawan Restaurant dito. Di ba? Laki na naman. Ganda-ganda yung ating, no? Oo. Ano mo ba, guys? Sa'yo na naka-seats. Malabo lang mata ko. Malabo mata naka-seats. Ito yung sponsor sa akin. Ito pa rin yung sponsor na. Guys, para po mag-enjoy ng napakasarap na dinner kasi nga it's day off time kaya masaya na nakaka-banding ko yung mga ating mga tropa-tropa chills. Alam mo, ate, yung pagkasama ka namin, hindi kasi what I like about you is of course si ate kasi she's experienced na and she's a mother and she's a businesswoman pero marami talaga siyang yan yung naninita sa akin kaya I'm so happy na nagkakausap kami this time. Ang tagal ko nang di nakadalo, di ba? And we have here with our favorite, ano? Hello. Pero promise, nagugutom na talaga ako. Kasi I am thinking, guys, of their, ano, kasi iniihaw na nila ang kanilang chicken barbecue. Nasabi ko nga, Ihawan Restaurant is the home of the best chicken barbecue in UAE. Kaya yun. Di ba? Andito din yung pinaka-favorite kong dessert. Ang buko pa niya. Oh, okay, oh. Anyway, mamaya guys, we will describe why we love this place. At si Vin naman kasi nung nagsimula kami nung magpapag-vlog, Ihawan Restaurant yung nasimula namin na... Wala pang tumatalo sa buko pa niya. Vin is part of you, Aksa. Sa UAE. Panday guys, 'di ba? Sabi nga same comment. Ano siya kasi yun yung part na masarap, yung nangunguya mo siya. Oo, hindi yung tipong parang super gelatin lang na malambot, lunok ka lang ng lunok. Sabi nga sa hindi nilutuin daw. Pinupusuan. Ah, yun pala yun. Hindi ako gumawa ng show na ganun, yung pusuan. Pusuan. Okay, so standby guys ha. I-share namin sa inyo yung initial reaction namin kung let's say after like more than a year kung ano nga ba yung standard ng food pa rin ng Ihawan Restaurant. Almost 2 years na. Ayun kasi one of the secret kasi ng mga successful Filipino restaurants or all restaurants in the world is if they can still maintain yung standard na meron talaga sila. So yun yung aabangan natin. Okay. Ito nga daw kasi yung sauce dito, ulam. Alam mo, natatakam na talaga ako. Pwede naman kumain? Pwede naman. Masa wala kahit tira. Kare-kare. Ang sarap tumambay dito, no? Ay, naantay mo yung kare-kare? Oo, siyempre. Kare-kare.
kaming magpasa ng tanong doon sa kabila si Madam Jones, pinapatan ako si Perkin. Okay, I'm so excited na. Pero, alam mo dapat kasi yung mga ganitong ulam, dapat kinakamay. Yeah. Wow. Bango. Grabe, alam mo yung itsura niya kasi talaga, super soft itsura pa lang. Kaya no wonder, lahat ng mga kilalang Pilipino dito sa Dubai, hinahanap talaga itong Ihawan restaurant. Paras lang ba yan? Yes. Okay, promise, iba talaga yung chicken barbecue nyo. Paano yung talaga siya nagagawang ganito kalambot? Alam ko you will not share, pero ang lambot niya kasi talaga sobra. Sa totoo lang guys, ang chicken barbecue ng Ihawan restaurant, mas masarap pa siya sa barbecue baboy. Di ba parang halos? Hindi mo mamimiss yung baboy. Oo! Hindi ko alam kung manok talaga to. Or... manok talaga yan. Sure ha? Sure! 100%! Thank you so much, Papa Pernie. Ano, Pernie? Thank you! Okay guys, so here we are. Talaga naman ang kare-kare. Hindi talaga mawawala yan sa listahan ng mga favorite food ng mga Pilipino. So ngayon titikman natin ang kakaibang kare-kare dito sa Ihawan restaurant. Anong meron? Unang-unang napansin ko, authentic yung kanilang kare-kare kasi nga may laman loob. Tuwalya. Tuwalya, no? Wow. Mainit, bagong luto. Ayaw mo ng bagong luto. Sanay ka sa malamig. Sanay ka sa malamig. Bagong luto! Pasensya na po, food vlogger kasi ako kaya madalas ang kinakain namin. Di ba, Vin? Malamig na. Ano kinakain natin? Malamig na. Ngayon lang kami kumain ng mainit. Kapag coffee naman ang pinifeature, malamig na rin. Malamig na din. Kaya alam mo, isang natutunan ko araw na to, dapat ang pinifeature natin yung mga malalamig na ng mga ano dapat. Okay, so fried. May steam at may fried. Oo. Mas gusto ko yun. Ah, talaga, mas gusto ko yata yung steam. Pero we will try yung kanilang fried siomai. Hala. So talagang saktong dessert siya? Ah, mainit ba? Kakahango pa lang. Ah, mamaya-maya ulit. Yun yung mahirap dito guys sa Ihawan restaurant. Hindi talaga pwede yung gutom na gutom ka na. Kasi nga bagong hango yung mga pagkain nila. Pwede paso talaga makukuha. Ang makukuha mo. So, inaantay namin lumamig yan. Hindi ako talagang bumahan. Pero diba, dito ka lang naman kumakain ng malakas ano? Isang kanon lang naman. Oo nga, pero ang hirap. No, one good thing kasi about Ihawan restaurant sa atin, kasi parang pamilya kasi dito eh, parang bahay lang. Kasi may taga, may mga lag advisor ka pa sa likod. Di ba? O, cut na natin yan, magagalit na doon. Hindi okay. Po muna papasok. Malamig na! Tara, ninitay lumamig yun, no? Wrapper yun, no? Kakaiba. Ano itong wrapper niya? Parang napakanipis ng wrapper niya. No? Sobrang crunchy. Perfect siya sa sauce. Pwede siyang merienda lang. Ang lutong niya. Natutuwa ako sa lutong niya. Kaya pala gusto mo talaga ng na-fried. Mag-isa pa tayo. Yan lang yung pwede na to. Diba nga sa mga buko pandan na... Ayan, buko pandan, favorite ng isa.
Anong pakiramdam mo nang binibibig ka ni Ate ano, Adeline? Favorite niya yan eh. Hindi namin in order. Parang thick yung sauce ngayon o talagang thick talaga siya noon? Ganyan talaga. At talagang thick siya, no? Ah, ganyan talaga. Ano kasi pa... Para siyang ice cream. Hindi mo siya... Pag tama yung lamig ng sugar. Ah, ganun talaga siya. Minsan pag marami ko niya rin nabubuksan. Okay, so we will try. Alam ko, nakain ko na to eh. And I know what to expect. Kasi kadalasan ito parang masyadong ano, di ba masyadong malambot yung iba? Parang may sipon. Nantok na ako kanina pero pampagising siya kasi lamig niya sa katamis niya. Ramdam mo yung buko talaga. Tapos tinawag na buko pandan kung wala rin. Wala siyang buko. Sa bagay, may iba, walang buko. May iba kasi pang pakulay lang yung buko eh. Yung iba, konting buko, nilalagyan ng sago, para yung mami. Totoo. Lang, pa tayo. Tsaka masarap na dessert siya kasi hindi siya sobrang tamis. Yun yung kagandahan nun, makakakain ka ng marami. Nakaka-impression mo yan. Parang si ano yung lasa, no? Ito, alam mo mas maganda to. Ito yung hindi mo nakatutok sa akin. Mas malinaw yung lights niya. Hey guys, we're testing yung yung ilaw na niregalo ko kay Vin kasi nga syempre dahil mabait siyang bata, gift ko sa kanya yan. Ayun, mas maganda siya ganun. Yun. Okay lang. Pero may blind ano pa rin, effect pa rin. I'm so happy with my new shoes. Ang cute niya. Comfortable. And affordable. Okay, so ayun, I enjoyed yung pagstay ko, yung pagtambay ko dun sa inyong restaurant. Kasi medyo matagal na kaming pinakapagkwentuhan ni na Adeline. And then I'm so happy na dumating pa dun yung taga-Golf News at taga-Expat Media. So ayun, mahaba-habang kwentuhan. And nakakatuwa that you are surrounded with this kind of people. Na they have the advocacy talaga to support Filipino community. So guys, nandito na ako ngayon sa bahay. And of course, before doing anything like video editing and preparing to bed, I would like to say hello of course sa aking mga viewers. Hello kay Buhay sa Amerika. Sabi niya, Kuya, I'm getting addicted sa mga video mo. So much info. I love it talaga. And also, she actually got a lot of comments from different videos na meron ako. She's watching my old vlogs. Kaya thank you so much. And of course to me, D. Madu, no. From Rod Mendoza, sa mga hi po Sir Juni, pa-help naman po how to apply ng work sa Dubai. Salamat. And who else? And a lot more. To JC Santos, ang galing niyo po sa gumawa ng mga video. Pwede kang maging director. Sorry, ganun. And who else? To Dex Second Villarosa, congrats po Sir. That's after watching yung video ko na finally I have a job na. Again. And sa lahat-lahat na nanonood of course, sino sa inyong lahat guys. To Aisha Food and Beauty, thank you so much for commenting. Who else? To Lily Tiger, to Jason Bacal. Hello guys! Yan, so sana continue to support my channel. Please do subscribe! Bye! Good night!